Kung parang awa niya na. Bumalik ka na sa parlor. But I have one condition. Lalayuan mo si Jason. At ayoko makita niya kahit isang hibla ng pangit mong buhok. Take it or leave it. That's why I expect natutuparin mo lahat ng sinabi ko. Kasali doon ang bananahimik dito tungkol kay Jason. Iniiwasan mo ba ako? Hindi mo pwedeng tantanan mo na lang muna ako? Huwag mo naman ako gawin na parang ako yung yaya mo na ikakarga mo sa akin lahat ng problema mo. Dahil ako mismo, hindi na ako makahihira sa problema ko. Ang dami ng kaaway ni Eman. Maswerte pa siya. Umabot siya ng 40. May posibilidad na isang tumira sa kanila. Kailangan natin malaman kung bakit. Baka tayo nang isunod. Itinatago ka ba sa akin? Kailangan kong malaman ng totoo, sis. Hinara nila ako nun. Pilit isina kay Zaman. Si Wilfred. Kasama ng mga barkada niya, pinagbantaan nila ako. Napag nakarating yun sa mga pulis, babalikan nila tayo. Matatahimik na tayo, Ceci. Pangako. Email ang Jason. Pinaprint ko pa yan, ha? Sino ba yung niligawan niyan? Ay, panligaw, ha? May palablab letter pa. La, ang latingin niyo ba minsan makasarili ako? Minsan, kung anong iyong magustuhan, pinipilit mo. Sakit ka sa ulo, Antonio. Nawala naman eh. Oh, galit ka pa. Ikaw lang nagtatanong, tapos ikaw pa rin ang galit. Hindi ko nga maintindihan eh. Eh, bakit ba nagtatanong ka pa? Wala naman po. Sinisigurado ko lang. Sigurado nakakunot ang noon nun habang binabasa ang sinin ko sa kanya. Eh, lagi naman nakakunot yung noon nun, no? Sa ba tayo pabunta? Burol ba o parlor? Ay, Brad, huwag mo ismulin to. Sabi nga ni parin Jason, a winner makes a commitment. A loser makes promises. I cannot promise anything to you, but I commit that I'll try my best to make you happy. Walang kalatoy-latoy, pare. Brad, astig kaya. Alam mo na't matuto ka nun eh. Sigurado ko sa lahat ng mga naging babae ni Jason, ipihado na epektibo ang pambubula niya. Paniwala, dude. Rosa? Rosa! Uy! Anong ginagawa mo dito? Umiyo ka nga dyan. Gabi-gabi na. Ba't nandito? Inatusa ka ni Veronica, ano? Nakala ko ba uwi ka na? Tiniyaga na ako ni Ma'am Veronica na bumalik sa parlor. Kung magpapaalila ka. Binigyan niya ako ng advance eh. Pauwi ko na kay nanay. Pero kailangan ko pa rin pagtrabahuhin. Kailangan ko rin layuan si Jason. Sinasabi ko na nga po ganito yung paplanuhin nila kung inalis ka nila eh. Kaya pinagmamadali ka umulis kung mahapon. Para magmakaawa sa kanila. Tama naman siya eh. Mas mabuti na yung ganito kaysa kung ano-ano yung inuuna ko. Nabubuhay ako sa kaibangan eh. Ganun ba kahirap paniwalaan na tunay mo akong kaibigan? Na sa lahat ng oras, dadamayan kita? Iiyak ka na naman. Tama na, wag na. Alam mo, mabuti pa,
Tapusin na natin to. At bukas sa bukas, kaya hanap kita ng mas magandang trabaho. Hindi ka na. Ganun mo balawa, ako lang sasabon dito. Ayan. Mrs., pwede ko po ba kayo makausap sa muli? Nurse, paki-check yung BP ni June. Hemiplegia ang problema, Mrs. Hindi na nagre-respond yung nerves ni June sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Yun kasi ang napuruan nung mabangga siya. Pero huwag po kayo mag-alala. May constructive surgery na tayo ngayon. Kaya lang, nasa Kapitolyo ito. Kailangan po natin dalhin siya ngayon doon. Aayusin ko na po yung pera. Sige po. Sino ba itong mga katok na to? Oh! Ginagago niyo ba ako? Ginagago niyo ako eh! Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? I cannot promise anything to you, but I commit that I'll try my best to make you happy. Sana sumagot na si Sophia. Bakit wala pa? Baka naman mali yung binigay sa akin na email ad ni Rosa. Antonio, kamusta ang biyahe mo? Okay naman pula. Maganda sa silayan. Doon tayo unang nakakilala, natatandaan mo. Yun nga lang, kailangan umalis tayo doon eh. Di bali lang. Isang araw, sasama ko po kayo doon. Halika na, madam. Dito tayo, dahan-dahan lang po. Baka madulas. Naku, sandali. Ayan, dito po tayo. Okay, dahan-dahan. Si madam naman. Kasi yan, dami-dami gamba. Bakit ako binabahan ni Rosa? Si Rosa po ba, sir? Nagpunta po siya dito kahapon. Kausap pa nga po niya si Ma'am Veronica eh. Tapos nagpaalam siya kay Lola Carmen, ang sabi niya, hindi daw muna siya makapunta dito. Eh, Sir Jason, Sir Jason, hayaan niyo na po si Rosa. Andito naman po ako para pagsilbihan kayo eh. Alis lang po ako la. Sumit na kayo. Nay, nakuha niyo na po ba yung pinadala ko? Sabi po kasi doon, makuha niyo na daw po kagad yun eh. Sige anak, lalakarin ko ngayon. Tsaka nakakuha ng pera. Ay, nahiram lang po ako. Kasi yun, tsaka nalala ka. Hiya na ako sa'yo eh. Nay naman, makapagsalita kayo. Parang ibang tao po ako sa inyo. Hindi lang siguro ako masasanay na humihingi ng pera sa anak ko. Nay, hindi na po isipin yun. Kamusta po ba si tatay? Okay naman. Anak, namimiss na kita eh. Kailan ba uwi mo? Anay, mukhang matatagalan pa po bago ako umuwi eh. Rosa! Anay, Rosa, sandali! Sige po, Rosa! Rosa! Rosa, okay ka lang? Okay lang. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Anong hindi? Eh, kumaripas ka ng takbo nung makita mo ako eh. May mga kailangan lang akong gawin. May party pa sa parlor bukas. Rosa, hindi ako tanga. Alam kong may problema. Dumaan ka daw sa bahay kanina. Nagsabi ka kay Lola Carmen na hindi ka napabalik doon. Tapos hindi mo pa sinasagot mga tawag ko. Bakit ba? Si Sophia ba?
niya sa'yo? Putang nanakot, Jason! Ganyan ka ba talaga? Makasarili? Hindi mo pwedeng tantanan mo na lang muna ako? Hindi mo matanggap na hindi lang sa'yo umiikot yung buhay ko? Kung namimiss mo si Sofia, problema mo yun! Huwag mo naman ako gawin na parang ako yung yayo mo na ikakarga mo sa akin lahat ng problema mo! Dahil ako mismo, hindi na ako makikita sa problema ko! But I have one condition. Lalayuan mo si Jason. At ayoko makita niya kahit isang hibla ng pangit mong buhok. Dahil kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Rosa? Kaalala na kami sa'yo ah! Uy! Patumpatong to! Anong nangyari? Nadaway ba kayo ni Ma'am Veronica? Ha? Hindi. Hindi. Ano kasi... pakiusap ako sa kanya na kailangan ko ng trabaho. Ayun, pamayag naman siya. Bumalik ako dito sa parlor. Oh, tapos? Wala na. Okay na. Eh, ba't kumiyak ngayon? Wala. Kasi... Magaling, magaling, magaling. Kaya naman pala walang tao sa parlor. Kasi andito ang tatlong santa. Hoy, oras ng trabaho ngayon, no? Balik. Aba, aba, aba. Akala mo kung sino ka? Bakit ka ba boss namin? Baka arte ka, ha? Ako ang kanang kamay ni Miss Veronica, no? Hindi niyo papansin? Kanang kamay, ha? Kanang kamay pang may magdanakaw. Akala ka ba yan? Pasok! Susobra ka na! Gusto niyo ba yung pabarangay ko ngayong apat, ha? Ha? Si Moon nito? Naabutan ko si Shane tsaka si Agatha nagkakasakitan dun sa kwarto ni Rosa. Rosa? Ikaw na naman? Di ba pinagbigyan na kita? Ba't ka nang gugulo ulit? Ma'am Veronica, hindi at po. At sumasagot ka pa! Gusto mo bang magkabuwian tayo? Naku ma'am, hindi naman po! Shut up! Kung maggugulo ka lang, doon ka sa labas! Linisin mo yung harapan natin hanggang kumintab to! Pero ma'am... Cheska, okay lang. Ayaw ko na yun. Salamat. Tama na yung drama niyo na yan. Pumunta ka na sa likod, kumuha ka ng panlinis, at linisin mo yung harapan natin. Yung harapan ng parlor nito, now! Go! What are you waiting for? Napapraning ka lang, pare. Sa dami ng kaaway ni Eman, maswerte pa siya. Umabot siya ng 40. Pero pareho yung pagkakapatay ito sa dalawa eh. Kaya ano ngayon? Ilang tao na ba ang pinatay pagkatapos kinatay-katay? Ilan na yung ipinasok sa sako tapos itinapon sa ilog? Imposible namang isang tao lang ang gumawa nun. Pero may posibilidad na isang tumira sa kanila. Kailangan natin malaman kung bakit. Baka tayo nang isunod. Aba, tinitira niyo. Baka nagkakaganyan kayo. Alam niyo, tinira rin ako ng hype na mamamatay tao na yan eh. Nung una akala ko si Eman, yung pala hindi. Pare, huwag kang mag-alala. Magpapa-investiga ako sa mga tao ko. Pare, muna na ako sa inyo. Tapusin pa ako yan. Francis. Ma. May tinatago ka ba sa akin? June, kailangan mo magpagaling. Kailangan akong malaman ang totoo, Ceci. June, di ba kinalimutan na natin to?
Gusto mo pa bang balikan yung nangyari sa akin noon? Pinilit nating kalimutan ng lahat, Ceci. Pero binabalikan lang tayo nito. Gusto mo bang palagi na lang natin tinatakas ito? Kailangan kong malaman ang totoo, Ceci. Parang awa mo. Tinulungan ko lang si Emma nun, tapos! Sigurado ka ba? Sigurado kang wala ka alam? Baka nang minakita ka. Nangiyak ka! Ano ginawa niyo sa asawa ko? Wala akong ginawa sa asawa kayo! Dali nga, dali kita mababalikan, Cecily. At hindi lang ako dadalaw sa'yo, pati si Wilfred. Kaya-kaya ka niya tuluyan. Pati ang asawa mo, anak mo. Alang-alang sa pamilya mo. Tumahimik ka na lang. Wala ko na, pare. Ha? Lahat ng alam ko sa mukha ka naman tsaka kay Emma, sinabi ko na sa'yo. Ay, pagkakalam ng mukha mo. Wala ka rin balak sabihin sa amin kung sino nakabangga mo. Pare, nadulas lang ako. Kaya nagkapasa. Francis, kung ibang tao kaya mo lukuhin, pas ako hindi. Pare, kung ayaw mo nangyari sa akin, huwag kang maniwala. Wala akong magagawa. Ngayon, kung wala kang itatamo sa akin, aalis na ako. Hinarang nila ako nun. Pilit isinakay sa van. Sariwan, sariwa. Pangalong pangalo. Tiwan mo ako! Tal! Ito! Kaligito! Kasama ng mga barkada niya. Nakita ko ang mga mukha nila, pero hindi ko alam ang mga pangalan nila. Maniwala ka. Mga taong paparating nun kaya nila ako iniwan. Pinagbantaan nila ako. Na pag nakarating yun sa mga pulis, babalikan nila tayo. June, tiniis ko ang lahat ng yun. Kasi hindi ko kayang nakikitang nagkakaganito ka. Himig na tayo, Ceci. Pangako. Sabi mo, Ortones, matatapos na natin ang kahayupan ng halimaw na yan sa susunod na kabilugan naman. Oh! Ginagago niyo ako eh! Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Cannot promise anything. Oy! Bawala ako dito! Kayo ang magkaibigan ni Rosa. Kilala niyong isa't isa. Kaya kung ang habol mo pagmamahal ni Rosa, milya-milya na ang lamang mo. Hindi na nagre-respond yung nerves ni June sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pero huwag po kayo mag-alala. May constructive surgery na tayo ngayon. Kaya lang, nasa kapitolyo ito. Kailangan po natin dalhin siya ngayon doon. Wala talaga akong tiwala sa Francis na yan. May tinatago siya sa akin. Malalaman ko rin kung ano yun. Gusto mo daw ako makausap?
Sir! Mabuti po pinagbigyan niyo.